Libulibong salamin na ibinigay ni Francis Leo Marcos sa atin. Siguro po naman dahil 12 naman ang senador na may boboto. Okay, breaking news. Kandidatura ni Francis Leo Marcos suportado ng isang mayoralty candidate sa municipality of Peña Blanca, Cagayan. Atin niyang bibigyan ng reaction pagkatapos mo mag-subscribe dito sa ating munting channel. Pasok mo na Sir Leo Marcos Creation. Parang nanalo na si Bongbong Marcos. At siyempre po, para sa ating Vice President, ang minamahal kong anak ng ating kasalukuyang Presidente, wala pong iba, kundi si Inday Sara Duterte para Vice President. Wawahin ka. Nung iramdaman nung wawahin kira, yung isa tolay nga kilalang kilala po natin kasi parating tayong nag-o-optical mission dito. Taon-taon, kung hindi lang itong nagkaroon ng pandemic, taon-taon po tayong nagsasagawa ng optical mission sa bayan po ng Peña Blanca. Ang importante po, dahil mahal niya tayo, tulad ng parati ko sinasabi, love begets love. Sa libu-libong salamin na ibinigay ni Francis Leo Marcos sa atin, siguro po naman dahil 12 naman ang senador na may boboto, ikikindaw ka ni kayo, huwag kira ka, supportante ra para senador Francis Leo Marcos. Huwag kira. Number. Nakalimutan ko yung number niya. So, huwag kira. Alalayta po lang ko to sangaw to idol ko ira nga senior citizen nga taga Kumasit and Centro. Yara ay jubalatan, sorry mga idol ko na kasama natin sumusuporta sa kandidatura ng ating Team Kaunlaran, ating Taginod. Yung pong ating mga dancing senior citizen na kahit alas 12 ng gabi ay buhay pa rin. Magandang gabi po sa inyo and salamat. Wawin ka na, Marikuruk, papatuanin total. Ako po'y naniniwala at ako'y nagtitiwala sa ating lahat. Prueba na kahit alas 12 na po ng gabi, nandiyan pa kayo. Sigurado ako, susuportahan ninyo ang Team Kaunlaran at Team Taginot sa darating pong aralan. I love you, Rohingyan, mapalak! And muli po, magandang gabi sa ating lahat. Alright. Sino ka rin tayo, si Marlin ay magaling na leader, matulungin sa kapwa-tao. Thank you so much, Vice Mayor. Palakpakan natin. Alright. Meron pa isa papatinig ka? Ito naman ay... Galing kay... Alright. This program is brought to you by Ma'am Rhea Angela from... excuse me, Hong Kong. Super... sticker. Thank you so much. All right. Anyway, magandang gabi. Nga pala, bago ako makalimutan, meron lang akong napansin nung nagpadala kasi ng USB ko yung aking abogado. Ito, nakita ko itong mga tao na ito doon sa, napanood ko sa live ni Limor. Medyo may katagalan na, actually during the Valentine's Day. But still, I would like to thank these two benevolent women who are, na, alam mo, nagmaalisahan niya itong mga ito eh. Hanggang sa parang huminto na lang, sumakit ang daliri. Ito si, ano, si baby ko, USA, at si Marina Oka ng Japan. Talaga namang ginawang contest yung pagpapalipad. Ah. Hanggang sa sumakit na yung daliri, eh, hindi pa tumigil si Limor. Itong Marina Oka at saka baby ko, hindi talaga tumigil hanggang nung hindi si Limor ang sumuko. Special mention, no? Si baby ko, USA, at saka si Marina Oka. Ganun na yung napagmahal OFW Taiwan. Si Marites Labiles, si Liway Pagade, Venus Bonavista, Luz Deminda Modina, at si Amelita Igon-Igon. Kasama na natin si Leonalyn Paguyo at saka si Maria Luisa Sanote. Kaibigan ko yan eh. Of course, meron pa si Mercy Zalzad at saka si Mami Marilyn Sissing. Ganun na rin si Virgie G at saka si Harry Lindre. Yan.
si Presi Castillo at saka si Lynn Marquez ng Japan. Alright, sana marinig niyo kung aking sinasabi na thank you. I appreciate every little thing you do for me. You know, it's not just a little thing, but for me, it's love that finds us here. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Again, baby ko at saka Marina Oka. Huwag niyo nang pasakitin ang kamay niyo. Alright, yun lang. At mamaya na siguro yung iba at magkakapi muna ako. Thank you so much, boss. Ayan ang special mention, shout-out at pasasalamat ni Boss FLM sa inyo, Ma'am Baby ko at Ma'am Marina Oka. Maring Yama, go ahead. Pare. O diba kanina pa ako salita ng salita? Wala ka na ito. Makamute pala. Ayan, muli pasalamatan natin ang ninang Boss Evelyn, syempre ang taginod family. Ayan. Alright. Ano natin kay, ano, kaya nandito kasi yung cellphone number. Kailangan malaman nila ninang na yung ano, number 44 si Boss sa balota. Mm-hmm. May contact number ganyan, Mare? Meron. Meron din kita tayo doon kasi yung cellphone. Yung ano yan, right? Anong tawag? Yung ano yan? Nandiyan ba kita tayo doon? Paano mo? Pa-message mo kay Tat? Saka lang. Kasi maano, mawawala yung camera ko dito. Dito na nga lang ako sa buhay. Is na to? Pag sinihirapan ako. Shout out! Freddy and Rudy! This program is brought to you by Mami Rhea Angela, super speaker. Thank you so much. Beautiful. Take this one by the boss ko po ah. Kasi ang pangit ng boss ko dun, nangihirapan naman ako eh. Like may tapon si Idol doon, pinapakalat niya yan sa mga tao niya. Ano po yun, yung tapon din na dinala natin doon, wala po siyang nakasulat yata na 44. Nakasulat lang doon, yun yung unang ano natin eh. Siyempre, Mami Jane Kellerman ako sa'yo. Kaya dapat pa rin tayo maganda, lalo na pag-stress na tayo. Diba? Ang pating na ito sila ng ganda natin. Welcome back, guys. This is Rizzo Channel by RDD TV Cebu. Walang kinikinigan, pero may pinapanigan. Another brand new reaction. Courtesy sa YouTube channel ni FLM. Ang link sa kanyang YT ay nasa description. Huwag kalimutang i-subscribe. Okay? So, sa ating napapanood dito, guys, legit na ating nakikita na subsado ni Vice Mayor Marilyn ang kandidatura ni Francis Leo Marcos. Kung natatandaan niyo, especially sa mga patuloy na sumusuporta kay Francis Leo Marcos noon, na madalas itong idol ay nakakandap ng humanitarian mission, especially sa pagbibigay ng libreng eye check-up at eyewear na rin sa nasabing lugar. And then at the same time, no, trivia na rin, marami tayong narinig galing sa mga kritiko ni Francis B. Marcos na itong si FLM ay may mga kamag-anak dyan somewhere sa Korean na may considerable na malaking pamilya na sa politika. No, sa mapapansin nyo guys na itong si Vice Mayor, kung hindi ako nagkakamali no, na ang kanilang sitting mayor ngayon na si Honorable Washington, again, kung hindi ako kakamali ay kanyang kabiyak. Kung napapansin din nyo sa video, yung number 17 ba yun? Si Ma'am Ayeng ay baka kapamilya rin nila. Dagdag ko rin, no, yung tumatakbo as a governor at congressman magkapilyedo, so I presume na magkabiyak rin. So in connection dito guys, yung napakalaking opportunity ito ni Francis Leo Marcos dahil ito ay matatawag na balwarte ng assuming no na ito ay kaniyang malapit na kaibigan o kapamilya, ay malaking buto po ang makukuha ni Francis Leo Marcos sa nasabing municipality. At in fact, kung tama ang research natin na ito ay mayroong 22 barangay. So far sa dinami-dami talaga na binigyan ni Francis Leo Marcos ng mga cities at municipalities no during pandemia, ito lang ata ang bukod-tanging ating nakikita na sumusuporta sa kandidatura ni Francis Leo Marcos. Sabihin natin yung mga politicians na naibigyan niya ng tulong, hindi talaga natin na makikita na na-mention man lang na sinusuportahan niya ang kandidatura ni Francis Leo Marcos. Well, para sa akin lang yun na opinion na hindi naman natin sinasabi dito ni Francis Leo Marcos dahil nga I'm not presenting FLM dahil hindi talaga ako nagtatrabaho sa kanya. So I'm sure naman na pangit na pakinggan na sisingilin mo ang tao, mga taong iyong dating tinutulungan dahil kung ikaw ay tumutulong
at bukal yun sa iyong kalooban ay dapat hindi ka nag-expect na mabigyan in exchange. Okay, so maraming salamat guys for watching this video. By the way, malaya po kayo mag-share at mag-react sa nasabing video na to. Till next time, bye-bye.